Hey everyone, so this is Kai Tina, and for today's video, I will be sharing you all the necessary needs before your Brazilian butt lip surgery. So guys, disclaimer, Brazilian butt lip surgery is not for everyone. So yung talagang malalakas ang loob like me, this is a major surgery and ang downtime niya is medyo mahaba, medyo mahirap. Dahil need mo ng alalay after ng surgery, so at madugo siya guys, madugo, hindi naman madugo, pero I mean may mga lumalabas kasi na fluid, and yung aftercare is very intense din na need mong tutukan or else masasayang lang yung BBL mo. So this is a 360 liposuction of upper body or any part of your body na gusto mong papayatin. Tapos, itatransfer ang fat na yon dito sa balakang, in your hips, or sa puwet for projection. Ayan, so hindi siya, again, no silicone, it's your own body fat. Own body fat, hindi pwedeng fat ng iba. Okay, before pala ako mag-start guys, I would like to tell you that there's another option for Brazilian butt lift. Fat transfer ha. There's another option. Sa mga ayaw ng matagal na healing process, ayaw ng madugo, ayaw ng masakit, eh, may butt filler tayo. And yung butt filler na to is made of of HA fillers, which is ginagamit sa lips, yan, sa face. Ito yung mga dissolvable fillers after 2 years na nade-dissolve ng body mo. So, if gusto nyo ng mga ganun, effective din yun kasi nakakita na rin ako ng butt fillers and na-try ko na rin siya dati. So, ayun guys, start na tayo. Ano mga pre-operational needs natin before BBL. Ito na nga ang first natin na pinaka-importanting BBL needs. O pinaka-importante talaga siya is ang ating BBL pillow. So ito siya guys. Ito ang magiging best friend mo. Kasi hindi ka pwedeng umupo directly gamit ang puwet mo sa upuan. So ito ang upuan ng legs mo, upper legs mo. So ganito siya guys. Ganyan. Uupuan mo siya, uupo ka. So, hindi dapat magdadirect yung pet mo sa upuan. Ang next na pinaka-importante din is yung ating body compression. So, may free body compression ang Icon Clinic na kasama guys. After surgery, free yun. Pero, nag-order pa rin ako ng isang body compression sa Snatched and sa Amazon siya. And may sarili din silang website. Snatched Body. So, ano siya? May mga level kasi ang body compression. Guys, importante to during your BBL recovery kasi need mo i-compress yung body mo para, di ba, mas lalong mag-pack yung shape. Eh, talaga sa US, yung mga Colombiana, yung mga Latinas, yung mga Americans na nagpapa-BBL, talagang sila dito sa body compression nila. Sobrang suot-suot nila halos araw-araw. Talaga may mga levels to ha. Pahatawag nila dito. May level 1, may level 2, may level 3. So, level 1 tayo. Ito yung after surgery mismo na susuotin. Pero ang advice kasi sa Icon Clinic, hindi mo na magsusuot ng compression garment. So, ayun. Syempre, sundin ng doctor. Eh, susuotin na lang to after matanggal yung drains. Kasi may drains na nakalagay sa nalalipo sa lower tummy. I think merong drain dun. So, kaya hindi mo na pinagsusuotin dokyapi ng compression garment. So, sa mga nagtatanong ko saan ako magpapa-BBL again, kay dokyapi ng Icon Clinic. Kasi, ba't siya napili ko? Kasi guys, sa lahat ng mga BBL doctors na nakita ko, dokyapi pinakamagaling gumawa. And next natin, na pinaka-importante ha, ito, after ng paha or body compression, ito is yung ab boards. 360 siya. Ilalagay mo siya dito sa pan mo. Ganto. Before ka magsuot ng paha,
Ito pinaka-importante to, guys. Nakikita ko sa mga Colombiana nagpapa-BBL, Latina, American, yan, Brazilian, whatever. Talaga, lalagay nilang ganyan. 360 siya, be. So, basta ganyan. Tapos, may mga ipapasok pa sa loob. Talaga, makapress yung ano mo, yung chan mo. Kailangan yan. Yung skin kasi, yung skin mo magiging loose, 'di ba, pag natanggal yung fat. So kailangan nating idikit ang skin ulit. 'Di ba, nagka-space nga dahil nawala yung fat. So kailangan nating idikit 'yon para mag-slim lalo yung ating waist, and also ma-avoid ang mga seroma. Ayan, seroma, mga fluids. Ang next na pinaka-importante din sa ating BBL recovery is itong Lipofoam. Guys, lahat to sa Amazon ko nabili. Kasi sa Lazada, Shopee, wala eh. Ito kasi talaga ginagamit ng mga nagpapa-BBL na Latina. Ito guys, ang Lipofoam. Ito. So, ganyan siya malambot. Ayan. Ilalagay mo rin to sa chan mo para kahit humiga ka, ay, alam mo yon, kahit humiga ka, hindi na magkakaroon ng indentation yung na-lipon mo na chan. So, nakaka-help din to para sa swelling. Itong lahat tong mga ilalagay sa chan bago yung compression garment. Nakakatulong siya. Pababa yung swelling, mas gumanda yung waist. So, pinaka-importante to, guys. Hindi to sinasabi sa ibang vlogs ng mga Pilipina. Pero ito, guys, talaga very essential siya. Ito ang lumbar. Lumbar sa likod. Lumbar na board. So, ilalagay mo din to sa likod bago mo isuot yung faha. So, parang ganito. Para makompress yung ano, yung fluid dyan. Kasi, parang napapansin ko sa vlogs ng mga iba na nagre-recover. Nagkaka-fluid sila sa likod. So, this is very much needed. The rest is ano na eh. Bibigay na ng Icon Clinic kung ano yung mga need mong bilhin. Ito, nagbili na ako ng compression socks, gauze, gasa, pang mga ano, linis ng sugat, napkins, ayan. Kasi ilalagay yan sa butas ng lipo. So, may mga pads ako. Ayan, shower curtain. Kasi para magpapahila ako. Gamit yung shower curtain pag hindi ako makatayo. Don't forget na mag-invest kayo sa lymphatic drainage massage. So guys, as much as possible after BBL or surgery nyo sa lipo, yun mga na lipo, yun ang kailangan i-massage, ipa-lymphatic drainage massage nyo. Kasi kailangan yan para ma-avoid yung fibrosis and seroma. So ayaw mong mag-accumulate ng mga ano dyan, liquid sa chan mo, yung parang jelly kapag hinawakan. So, ayaw natin yung saka masakit daw kapag may mga fluids na natira. So, ang lymphatic drainage massage is na-help yan para maging smooth yung skin mo, avoid fibrosis, and yung seroma, ma-avoid din. And yung fluid talagang malabas sa holes or malabas siya ng ano natin, lymphatic system. So, ayan. Meron din ang Icon Clinic na ganun, na more on machine, pero kung may pera kayo, ayun, i-go nyo rin yun. Kaso, ano lang siya, pricey lang siya compared sa manual lymphatic massage. So, yung massage kasi, diba, mas, ano siya, mas pabor sa ibang bansa. Yun talaga lahat ginagawa ng mga nagpapa-BBL, mga Latina, Americana, Brazilian, talaga more on, ano sila, massage. Hindi sila gumagamit ng machine. As far as sa mga napapanood ko, kahit yung mga sikat na mga influencers na Latinas, ganyan. So, more on ano talaga sila. Massage. Subok na. Ayun, subok na. And maganda ang result. Ayun, so ano lang guys. May 3 na ang surgery ko, and hopefully, Icon Clinic, makuha nyo ang dream body ko. Tiwala lang naman ako kay Doc Yapi, and kahit ano, makulit ako, nakikinig sa akin si Doc. So, thank you, Doc. And see you on May 3. And guys, sana nakatulong to. Tips! And yung mga BBL needs. Kung magpapa-BBL kayo, eto, sana naka-help. Kasi
wala akong nakitang ibang Pinay na nag-share ng mga pre-op na BBL needs and yung mga pinaka-importante. Magastos, be, magastos ang aftercare. So, kung ang surgery is magastos, mas magastos ang aftercare. So, pag-isipan nyo mabuti. And exercise, sabi nila, ba't hindi na lang ako mag-exercise? Guys, nag-exercise ako. Alam yan ng mga followers ko. Nag-yoga pa ako, ganyan, ganyan. Nag-weights pa ako or ano, cardio yan. Love na love ko ang cardio. Pero hindi niya na nakukuha yung gusto kong body shape. So, nagkaroon ako ng super payat na moments. Pero wala, hindi niya nakuha yung body shape. So, nasa ano talaga yan? Surgery. Ayan, so, it's surgery na guys. Para makuha ko yung dream body ko. Yun lang. So, it's all for myself. Hindi para sa lalaki. Hindi para sa ibang tao. This is for myself kasi happy ako na ma-attain ko yung body goals ko. Ayan. Because life is short. Thank you! Please like and subscribe everyone!